Isang araw nakita ko si mama nagluluto ng fried rice. Kakagising ko lang at gutom na ako. Kaso yung niluto ni mama fried rice lang, walang ulam. Kaya umaga pa lang gagawa na ako ng paraan. Pumunta na agad ako sa farm namin. Meron kasi dito nakatanim na gulay at iba't ibang puno. Tulad dito kalamansi. Maliit pa lang siya pero may bunga na agad. Bonsai yata yung tawag dito. Tapos meron din kami tinanim dito na gabuyano. Tapos yung suhang tinanim ko lumaki na. Meron nga rin pala kami dito tinanim na chico. Ito yung favorite ni lolo. At syempre meron din kami pambansang prutas, mangga. So sobrang dami namin tinanim, hindi na namin alam kung ano yun. Basta ang alam ko, lahat na nakatanim dito pwede pakinabangan. Guys, suggest nga kayo kung ano pwede itanim dito. Gusto ko yung madali mabuhay. Kasi mahirap magpalaki ng puno. Trip ko nga rin dito magtanim ng kamatis eh. At syempre, napagtanim na ako dito ng favorite kong talong. At ito ang uulamin ko ngayong umagahan. Maliit pa lang sila pero may bunga na agad. Tapos mahabat malaki pa. May ideal talong. Marami nga pala kaming tanim na talong. At halos lahat meron ng bunga. Pero pinili ko pa rin yung malaki at mataba. Hindi kasi ako kumakain ng talong na hindi malaki eh. Kasi sayang at lalaki pa naman yun. Kumuha na nga rin pala ako ng kalaman. Kasi mamaya gagawa ko ng sauce. Ayan guys, may tatlong talong na nga pala ako at pwede na ito yung ulam. Kayo guys, meron din ba kayong tanim? Baka pwede nyo i-comment. Pagka uwi ko nga pala, hindi ko na hinugasan. Kasi alam ko, mas malinis pa to sa mukha ko. Dahil alagang alaga to simula nung tinanim namin. Tapos ito nga palang tinanggal kong tangkay, bibigay ko to sa mga Barbies ko. Malayo pa lang, pero alam na ni Barbie Lat na bibigyan ko siya ng pagkain. Buti pa si Barbie Dal Maria Clara. Mahina akong nag-aantay ng pagkain. Kaya po trip na naman si Barbie Lat. Tapos syempre, iluluto ko na to. Ang gusto ko nga palang luto dito ay crispy. Pati yung balat nakakain namin. O diba, alam niyo na kung bakit namin favorite ang talong. Wala kasing tapon, lahat napapakinabangan. Dahil luto na yung talong, gagawa na ako ng sausawan namin. Toyo na may konting tubig yung ginawa ko para hindi masyadong maalat. At ayan guys, nagre-ready na ako para magbukbangan na. At syempre, masarap dito ang malamig na tubig. Tapos naglabas na rin si mama ng fried rice. Kaya guys, kain tayo sa inyo. Magkakamay nga lang pala kami ni mama para pil na pil namin ang pagkain. First step nga pala, sinausok ko sa toyo at sumubo ng napakaraming kanin. Grabe, ang sarap. Napakasimple lang ng ulam namin pero napaka sarap. Lalo na siguro kung meron kami itlog at tuyo. Nung kabataan ko, palagi namin yung ulam. Pero yung itlog at tuyo, nagmahal na. Kaya mayayaman na lang ang nag-aalmusal lang ganun. Basta ako, sa talong pa lang, solved na ako. Isang step na to para sa healthy living namin. Masarap yung talong, ma? Sarap. Fresh na fresh. Basta talong, masarap. Guys, alam nyo ba kung saan aabot ang 75 pesos mo ngayong araw? Meron akong nalamang life hack. Marami nang gumagawa nito dahil napakasulit naman talaga. Walang iba kundi dito lang yan sa Jollibee. Kasi sa Jollibee namin meron promo. Siguro sa inyo wala nito. Kaya halos lahat na umu-order dito, ito yung in-order. Siyempre, magpapatalo pa ba ako? Ito nga pala yung in-order ko, napakasulit. Burger steak na nagkakahalaga ng 86 pesos. Sunday na nagkakahalagang 48 pesos. At ang total, 149 pesos. Pero dahil meron silang bagong promo, 75 pesos na lang yung babayaran ko lahat. Siyempre dahil minsan lang to, susulitin ko to ng todo. Umorder ulit ako ng panibago. Ang kinuha ko nga pala order dito is spaghetti na nagkakahalaga ng 60 pesos. Ang kapartner naman nito, peach mango pie na nagkakahalaga ng 48 pesos. Ang total, 110. O diba, sobrang laki na na-discount ko. Gusto nyo ng proof? Ay, ang kitang-kita nyo. 150 pesos lang ang total ng binayaran ko. Sa halaga 150, ang dami ko na nabili. Tamang-tama to, sa i-date ang pamilya nila. Kaya guys, ano pa inaantay nyo? Punta na kayo dito sa Jollibee namin. Ngayon lang to, bahala kayo, hindi nyo to maabutan. Yung quality at yung lasa, yung isa lang sa regular order. Hindi nga pala ako mahilig kumain ng spaghetti ng Jollibee kasi namamahalan ako sa regular price niya. Pero ang masasabi ko lang dito, napakasarap. Kaso na-disappoint ako nung nalaman ko, tatatlong piraso lang yung hotdog. Kaya ko lang naman to binili kasi gawa ng hotdog, kaso kakunti. Kaya ayun, nalungkot ako. Tapos guys, first time ko nga pala makakain ng peach mango pie. Unang kagat ko nga pala, paso agad ako. Grabe guys, pagkagat ko, umuusok pa. Pero ang masasabi ko lang dito, napakasarap ng crust niya. Yung tinapay yun ha. Kahit nga pala mainit, pinilit ko pa rin kumain. Kaso yung ngipin ko, nangingilo na sa sobrang init. Sakto, meron ako Sunday, pampalamig ng ngipin. Kaya mamaya, ready na ako kumain ng peach mango pie. Sa buong buhay ko nga pala, ngayon ko lang nasulit yung pagkain ko sa Jollibee. Pagtapos nga pala namin kumain, naghilamos na ako. Kasi guys, ang amos ko talaga tignan. Kaso wala na magagawa sa itsura ko. Dahil napakalaki na na-discount ko sa Jollibee. Makakabili na rin ako ng bagong pantalon. Buti nilang sumakto yung promo nila kasi wala akong pera. Kaya yun na discount ko, ipambibili ko nila ng pantalon. Siyempre kung bago yung pantalon, dapat meron din t-shirt. Reward ko na rin to sa sarili ko kasi mabait akong tao. Bumili na nga rin pala ako ng cup para ma-avail ko yung 300 discount. Sayang eh, 300 din yun. Kaya guys, kapag sinusunod yung life hack ko, makakaipon kayo at makakabili din kayo ng ganito. Tapos guys, meron nga pala akong chance na manalo sa NCT Dream Tour. Ibibigay ko yun sa fan ko kapag nanalo ako. Pagtapos dumiretso na nga pala kami sa food court. Bumili na nga rin pala kami ng tubo ko. Healthy drinks nga pala to kasi gumagamit siya ng totoong puno. At ayan guys, sobrang laki tapos napakalamig pa. Saktong inumin to habang naglalaro kami ng Pokemon Unite. Kaso guys, palagi na lang kaming talo. Hindi kasi to laro pambata.
Biglang galaw itim dugyo dahil hindi na namin kaya ang init, magsuswimming kami. Pero bago yun, dumaan muna kami sa dali kasi bibili kami ng pagkain. Dahil nga biglaan to, hindi kami nakapag-prepare ng pagkain namin. Buti na lang nadaanan namin tong dali. Mga ilang minuto nga pala, nandito na kami sa resort. Pagpasok nga namin, naramdaman ko kagad yung presko ng hangin. Tama yung desisyon namin na magswimming kami ngayong araw. Pero bago yun, magbabayad muna kami ng entrance. At ayan guys, nakakuha na nga rin pala kami ng cottage kahit hindi namin binayaran. Inubad ko na nga rin pala yung chinelas ko para makaligo na rin. Pero bago yun, magbabanlaw muna ako kasi nasa rules nila. Hindi ko nga alam kung para saan to kasi mababasa rin naman ako kapag naligo ako sa pool. Paglabas ko nga pala, busog na agad si Kuya Dugs. Eh, hindi pa naman kami nakain. Paglubdub ko nga pala sa swimming pool, grabe, ang lamig. Kaya tuwa-tuwa ang person kasi nakaligtas ako sa matinding init ng panahon. Tapos nakaramdam nga pala ako ng init ng tubig mula kay Kuya Dugs. Ang malala doon, nalasahan ko pa. Tapos guys, habang nagchichill nga pala ako dito, umiral na naman ang kadugyutan ni Kuya Dugs. Nilublub niya ako sa tubig. Kaya deserve niya to. Pangit ang ugali niya eh. Guys, kaya nga pala kami nandito sa pambatang swimming pool. Hindi kami marunong lumangoy ni Kuya Dugs. Eh, dito pa nga lang sa pambatang pool, nakakainom na kami ng tubig. Tapos tignan nyo yung ginawa sa akin ni Kuya Dux, diba? Ang bad niya. Tapos guys, tinanong nga pala ako ni Boy Ubo kung bakit daw hindi ako nakaswimsuit. Sabi ko, pang all purpose tong damit ko. Ayaw ko lang gawin kasi baka magtinginan sa akin yung tao. Gusto nga rin pala namin pumunta sa malalim kaso ang daming tao. Kaya dahil introvert kami, lumipat kami sa kabilang pool. Sakto guys, walang katao-tao dito. Walang makakakita sa amin na nakakainom na kami ng tubig. Kasi guys, malalim talaga dito. Lampas tao na siya. Pero nakatiyad ako kaya hanggang leeg ko lang. At ayan guys, magpapractice na nga pala ako lumangoy. Ang dali lang pala lumangoy. Nagtataka na ako bakit yung iba hindi nakakalangoy. Pero ako baguhan pa lang pero ang galing ko kaagad. Pati nga pala floating ni practice ko na rin. Ang galing ko na kaso binitawan ako ni Kuya Dugs. Si Boy Ubo hindi mapigilan umubo kahit sa ilalim ng tubig. Pag angat nga pala niya naubos yung buhok niya. Tapos Kuya Dugs dito nilalasahan yung tubig. Si Boy Susi naman tawa ng tawa dito sa sulok. Si Boy Ubo kasi lumapit sa mga babae. Tapos in-interview isa-isa. Sa bagay magkakasing edad lang naman sila kaya meron silang mutual understanding. Si Kuya Dugs nga dito napapasana all na lang. Syempre guys hindi lang langoy ang ginawa namin. Binuhat ko nga pala si Kuya Dugs kasi kakalabanin namin ang Team Subo. Grabe guys, sobrang intense nung labanan. Ginawa na nga pala namin ang lahat ng makakaya namin pero natalo pa rin kami ng Team Subo. Marami naman kami diskarte. Ako naman ang sasakay kay Kuya Dugs. Pagkasampo ko nga pala kay Kuya Dugs, nagwisikan na kami ng tubig. Hindi pa kami nag-uumpisa maglabanan pero si Kuya Dugs umuurong na. Kaya ayun, bumagsak tuloy ako. Kaya napagpasyahan ko, ako na luyong bubuhat kay Kuya Dugs. Pero si Boy Ubo, bagsak na agad. Si Kuya Dugs naman, ang sarap na upo sa akin. At ayan na guys, fight of the century na. Nagbakbaka na dito sa swimming pool. Kitang-kita, wala nagpapasyahan. Patalo sa kanilang dalawa. Magkuya, magkaribal. Sa sobrang intense ng labanan nila, nawawala na ng hininga si Boy Ubo. Pero sa huling hininga ni Boy Ubo, siya ang nagwagi. Sobrang bigat pa naman ni Kuya Dugs. Ang naisip nga pala namin, Boy Skincare versus Kuya Dugs. Kasi nagtatalo kami kung sino lagi yung nagpapatalo sa aming dalawa. Nahuli nga pala ako ni Kuya Dugs at sinabunutan ako na parang Barbie. Grabe yung anit ko, matatanggal na sa ulo ko. Bukod pala sa akin, may Barbie pa sa Team Dugyo. Syempre hindi ako papayag. Ipaglalaban ko ang trono ko. Dapat ako lang ang nag-iisang princess sa Team Dugyo. At ako ang nagwagi sa laban namin. Sabi na siya ang nagpatalo sa amin eh. Tapos nakita ko si Boy Ubo nakapwesto sa agos ng tubig. Tapos habang naubo, syempre marami kaming gumagamit ng tubig kaya pinaalis ko siya. Syempre charot lang yung gusto ko lang pumwesto dito. Kasi guys, ang lakas ng tubig, ang lamig, nakaka-relax dito. Kaso karma is a real. Nakainom tuloy ako ng tubig. Tapos guys, nagpatagalan nga pala kami na huminga. Ang magkalaban nga pala dito, ako at si Kuya Dugs lang. Kasi si Kuya Dugs gusto na umuwi. At ako naman gusto ko hagang mamayang gabi kami. Kaya napag-desisyon na namin patagalan kami. Kaso si Kuya Dugs nandaya. Siya nga pala ang unang umaho. At pumangalawa naman ako. At ang sabi nga pala niya, ako daw yung unang umahon. Eh hindi ko naman alam na dinaya niya ako. Kaya ayun, nag-aayos na kami dito para maghanda umuwi. Pero okay na sa akin kasi hindi naman na mainit. Sayang lang ito pinamili namin, itatapon lang. Kaya kahit papano bumawas na ako. Para kahit papano nabawasan namin. Sayang lang hindi kami gutom.